Good morning, Sir Lucky Val. So ito po yung ating sewing machine. So ito po yung Freenion transformer. Sasaksak po natin yung wire natin. Okay? Huwag niyo po isasaksak ng direkta. Then nandito naman po, Sir, yung ating saksakan sa sewing machine. So nandito po siya. Ito po siya dito. Ayan sa gilid, ha. Tapos magkakaroon po siya ng power. On and off. Ayan, umilaw na po siya, Sir. Then ilalagay natin yung sinulid natin. Hindi na natin tatanggalin, Sir. Ayan. Okay, sasampo lang po natin yan. Nandito po siya sa likod. Ayan. Ito po, Sir. Then, di ko na po ito, Sir, tatanggalin, ha, para masundan niyo po siya. Then, kung may mga katanungan po kayo, magtanong lang po kayo sa akin. Welcome na po kayo magtanong. Ayan, didiretso ko lang po siya. Nakikita niyo po ba, Sir Val? Ayan, dito naman po. Ayan. Then, pagkagaling dito, dire-diretso na po dito. Ayan. Pinakadulo, ha. Ito po siya, Sir. Ayan. Okay, yung seleksyon natin, nandito po siya. Kaya kung sakaling gusto mo tumingin dito, na mga design stitches lalabas dito, iikutin mo to, Sir. Okay? So, napaka-basic lang yan. So, Sir, ito po yung mga freebies natin. Kompleto po yan. Wala pong kulang at wala rin pong labis. Okay? So, ito, isasample na natin yung mga stitches. Unahin muna natin yung straight line. Tatlo po yung straight line natin. Yung pang manipis, pang cotton, at pang maong. So, ayan, dito muna tayo sa pang maong. Then, button start. Then, kung gusto nyo po itras, long press nyo lang po ito. Ayan. Then, dito naman po tayo sa pang cotton na stitches na diretso. Ayan. Yung pinakamanipis, wag na natin isample kasi sobrang masinsin na masinsin po ito. Mas masinsin po siya kumpara mo dito sa pang maong at saka pang cotton. So, ito po siya. Ayan. So, i-check na lang natin kung gaano kasulit at kung gaano kaganda itong ginawa niyang straight line, Sir. So, Sir Val, ito na po siya. Napaka solid po siya at napakaganda. Talagang solid na solid po siya, Sir. Ayan. Okay? Then, gagawa naman po tayo ng zigzag. Yung zigzag niya, ganun din siya. Tatlo rin siya. At may pang-apat, pang-lima, pang-anim. So, nandito po lahat yung stitches natin. Kaya, makikita nyo talaga. Masa tiningin na mo dito, tapos kung ano po yung lalabas doon, yun po yung nandito. At dito naman sa gilid, yung option or selector ng gusto mong design. Ayan. May pang-garterize, pang-buttonhole, pang-manual embroidery. Itong ginagawa natin na napakasinsin na zigzag, yan po yung pang-manual embroidery. Kung kayo po ay gagawa ng sarili niyong pangalan, so dapat lalagay niyo lang po dito yung letra, tapos susundan niyo po siya. Then yung pang-garterize, ayan. Then yung pang-buttonholer, meron din po siya. Pag maggawa ka ng button holder, so unang step mo, pupunta ka sa number 2 and 4, then 1, then 2 and 4, then 3. Okay, so ipapakita ko po sa iyo paano po tayo gagawa ng button holder. Ayan, unang gagawin kong button holder, yung lock muna, ito naman na sa gitna. Okay, so ayan po siya. Then pagkatapos, punta tayo sa number 1. Kasi yung number 1 kasi, yun po yung paabante. Then, pagkatapos mo sa number 1, makita mo na okay na yung haba ng button holder, babalik ka sa number 2 and 4 para mag-lock naman po siya ulit. Then pagkatapos dyan, punta ka na sa number 3. Then gagawin niya yung button holder at tatapusin niya po. Ayan. So hiwain mo lang po yan. So ito po siya. Ayan. So ito po siya, Sir. Ayan, napaka-solid siya. So ikaw na yung bahala mag-ano po dyan. Okay, so huwag niyo po kalimutan, Sir Val, magbigay ng rating sa ating shop. Okay, so maraming salamat sa iyo, Sir Val. God bless and more power po and peace out po.